like a Hellcat. Okay, ito na naman, sharp standby problem. Gantong pag-check kung standby nga siya. Patayin muna natin. Hintayin natin wala yung blue. Saka natin yun itong main switch. Tapos kakapit tayo dito sa picture tube niya. Pindutin natin itong channel, second power niya ito eh. Pag pinindot natin ito, that may titik, lalagitik. Lalagitik yung kanyang parang tube. Meron siyang feedback sa kamay, pero wala talaga. Ibig sabihin, standby lang yan. Pagka ganito ang problema, ang madalas na chinecheck dito yung sa oscillation niya. Yan, supply ng horizontal driver transformer, yung maliit. Baka yun ay luwag na, o kaya kulang siya sa supply, kaya hindi siya nag-oscillate. Chinechecking ko muna, bubuksan ko muna. Yun, okay. Slim flat pala itong ating TV na gagawin. Ayan, ang problema niya, sobrang daming dumi. Agiw. Anong klase ng dumi ito? Malamang luwag na mga hinang nito. Slim flat pala to. Okay, hindi ko agad napansin pero... Napansin ko na ngayon. Okay, pagka ganitong problema, check muna natin yung mga kapasitor, baka may lubong kapasitor. Kapasitor ay lobo siya. Lobo siya. Ibig sabihin, palitin na siya. Pero siya ay 250 volts, 33. Microfarad, ibig sabihin, supply siya ng kulay. Sa oscillation, kung bakit siya standby. Titingnan muna natin kung maraming luwag. Kasi natin, yan. Kasi natin itong degaussing coil. Degausser niya. Yan, sige natin yung kanyang board. Yun, yun. Na ito yung kanyang oscillation sa yung kanyang transformer. Yeah, regulator yan. Ito yung kanyang transformer na ito. Ayan. Parang okay ah. Maganda yung hinang eh. Ayan, repair na pati siya. May hinang na siya. Ayan. Ito, hinang na ito. Hinihinang na. Ibig sabihin, sa supply na natin titingnan. Pero bago ang lahat, mag-check muna ako ng voltahe. Isa-isa kasi standby ito eh. Ang chinecheck dito pagka ganito, check mo kung nagkakaroon ka ng switching voltage, nagkakaroon ka ng supply sa secondary ng flyback. Kasi baka mamaya ay nagkakaroon din ng supply pero hindi hindi man lang nalagiti kanina, kaya malamang wala, pero checkin pa rin natin para sigurado. Saka yung secondary ng transformer, yung mga supply dyan, mga 5 volts. Chichikin natin yan. Yan. Hindi pala na... Ayun mo, kung sinasaan pa pagawa ng flat screen. Okay, yung problema nitong TV na to, ay nagpo-protect siya. Hindi lang nararamdaman. Hindi lang nararamdaman kanina. Hindi ko lang nararamdaman na nag-oscillate siya, pero nag-oscillate pala siya. Nung kinuha ko siya ng supply, yeah, napansin ko nagkakaroon siya ng supply sa kanyang secondary ng flyback transformer dito sa 250 volts. I-on natin. Pagka-on, susukatan ko yung 250 volts. Yan. Nagkaroon siya ng 33 volts. Hindi nakita eh. Dito. Tingo, let ulit tingo. Sakatan ko yung 250 volts. Hirap kasi isang kamay lang gamit eh. Okay, ubahin ko. Yan, nagkaroon siya ng 33. Yan, saglit na saglit lang. Tapos namatay siya.
sabihin papalitan ko yung kanyang capacitor sa 250 volts para saka natin siya sukatan at malamang ito ay magiging okay na. Sakit nga pala ito ng sharp yung 250 volts niya pag may problema yung 250 volts na capacitor niya. Pagka bumaba ang supply nun, magkakaroon ng problema supply sa ABL. Magpuprotect yung kanyang yung system niya. Magkakaroon ng protect kaya ma-i-off niya yung TV. Okay, papalitan ko muna para may testing ulit. Yan, ito ang diferensya niya, capacitor. 250 volts, 33 microfarad. Lobo na siya. Mura lang ito, mga nasa 20 pesos. Dito, pinakamataas na mga 20. Dito sa lugar namin. Pwede niya ipalit dito ay 250 volts, 4.7 microfarad. Hanggang 47 microfarad, pwedeng 250 volts 10 microfarad, pwedeng 250 volts 33 microfarad, pwede yun kasi subo ko na yun eh, kaya pwede yun. Okay, maghanap muna ako ng pyesa nito. Okay, dahil lockdown wala tayong makuhang pyesa, ito na lang ang ating kakabit, 250 volts 10 UF microfarad. Pero sabi ko nga pwede ito. Pwede ito. Kahit bumaba ng kaunti yung kanyang UF. Kasi madalas ito din naman na kinakabit eh. Teka lang, malabo yung camera ko ngayon ah. Ot! Ot! Ano nangyari yun? Di kaya pwede yan? Ayan, 250 volts, 10 microfarad. 10 UF ito. Yun, luminaw. Okay, 250 volts 10 microfarad. Yan. Paltan muna natin ng capacitor para malaman natin kung okay na. Kasi natin yung kanyang pinagginangan. Ito yung capacitor, yan. Kapit natin yan. Tapos testing. Kailangan huwag magkakabaliktad ang kabit. Kasi pag nagkabaliktad, alam na kung ano mangyayari. Lulubo yung capacitor bago pumutok. Ganun nangyayari sa capacitor pag baliktad. May ano eh, may dumi-dumi sa dulo. Hindi kasi sa butas. Hindi mo kamuran tayo. Hindi na. Malinaw yan. Okay. Painitin natin ng kaunti. Yun. Salpak na. Tingga. Nasaan na yung tingga natin kaya? Kailangan natin. Ayan. Okay. Tingnan mo. Hinangin na rin natin yung mga lumulubog ng kaunti. Mm. Pero okay na. Hindi. Power supply yan. Dito lang tayo sa ano, maganda pa pati ang hinang niya. Okay, testing na natin. Ano kaya? Bigos. Video mo lang kaya habang ginakabit dito. Sasalpak natin ang speaker. Pandigose at yung kanyang digosing coil at yung kanyang ulo mo kanyang coil. Oh, teka lang, titignan natin kung may kalaban sa ilalim, may tarilyo sa ilalim, baka may pagsaksak biglang sumabog. Okay, tingnan natin. Mamaya, hindi abot. Iyanap na natin. Yun. Yun natin sharp yan. Lumagitik na.
ko. Alis ko. Ibig sabihin yung capacitor na yun ang may problema. Ano wala? Magsak na. Ayan. Yung capacitor na yun ang may problema pero madilaw pa. Ibig sabihin nawawala pa po yun. Dilaw siya. Titingnan natin kung ano nangyayari sa kanya. Dino. Ayan. Wala siyang blue naman. Ganina yung isang TV na LG, walang pula. Ngayon ito naman, walang blue. Ayos. Ayos talaga. Natin to. Ayun. Maluwag na naman. Nagka-blue na naman. Okay. Ihinangin uloy natin. Para sinasadya lang ha. Para may luwag sa CRT ha. Okay. Patay mo na natin. Saka natin hinangin. Sige. Ayan. Labo. Okay. Hinangin natin yung CRT. Kasi naluwag yung kanyang kulay blue. Madalas yung lumuluwag ay dito sa kanyang dito sa wire na to. Ito yung wire na to papunta ng kanyang system. Kasi nandun yung control yan. Kita ko medyo manipis na yung hinang niya, talagang kakaroon na siya ng problema na ganun. Minsan ito sa kaso nito ang nagkakaproblema sa kanya yung blue. Wala yung asul niya kaya napangit bigla ang kulay niya kasi natitira lang ay yung green tsaka pula. Tapos pansin ko rin sa kanya yung mga transistor niya, so yan, medyo maluwag na rin siya. Hinahin ko na rin. Okay, yan, ito na po, hinahin ko natin yung ito transistor. Ayan na, ayos na, lapit na. Okay, kunting tiis na lang, makapanood na ng maganda ang kulay. Kasi kailangan quality ang pagkakahinang eh. Kailangan medyo dikit na dikit talaga yung pagkakahinang. Kailangan sa pandikit ay may tiban na. Para sure. Para sure. Pati itong mga jumper na to dapat di yan maluwag kasi pag maluwag yan makadetensya na naman ang kulay. Dumikit na sadya, alisin natin yan. Okay, okay na yan. Check natin, testing natin kung anong mangyayari. Ano, tinagtiin ang bukas. Team. Dito, 20 yan. Nakapatayin sa ano. Oops, cancel. Game, bubuhay natin. Okay. Okay, kaya buhay mo. Buhay mo. Yan, kasi natutulak dun sa kalikod din. Second power channel. Okay, tingnan natin kung may blue. Pag yun may blue screen, ibig sabihin may blue na siya. May blue na. Sabihin na okay na siya. Nalagyan natin kayo ng antenna para matestig na natin. Okay, ganito lang kami mag-repair. Simple lang. Medyo mabilis nga lang ang pag-repair. Dahil medyo madali lang ang ginagawa. Pero itong ganitong klaseng problema pagka medyo kulang sa basic, syempre mahirap din. Ayan, nakakat bigla. Kulay dilaw yung kanyang OSD, yung kanyang channel, ibig sabihin nakakatbi siya. Pag yan kasi kulay blue na antenna, ibig sabihin nakakatbi yung TV na to. So, kasi antenna lang gagamitin natin, ililipat natin sa ano,
merong anino ah. Ililipat natin sa antenna. Yan ah. IRC. Yan eh. Air yan. Yan ah, kulay blue na. Yan. 11, 12. Sagap-sagap na. Napasarap na ang pindot. Napasarap ang pindot eh. Yan, 18. Yung kanan ba? 20. 22 yan, ang kasunod. 22. 23. Ayun, meron na. Bagong tayong volume. Oh. Walang volume. Walang volume natin, siyempre. Walang volume eh. Yun, nilinaw na. Medyo marami lang kapirik sa aming anino. The beginnings of philosophy pero can be traced back to ancient myths. Ang kulay, adjust natin. Hindi, tama lang yung setis ng kulay niyan. 60 talaga yung picture na. Kasi 0-0 talaga yun. Kasi yun may negative at ano eh. Positive yung kanyang ano eh. Ah, color oh. Ngayon, may positive at saka negative yan. Ibig sabihin, nakaminimum lang siya. Kaya okay na yan. Naka-0-0 talaga siya. Salamat po. So, ibig sabihin, nakadalawa tayo. TV ngayong araw na to. Bibigyan kita ng kalahati. Sa lahat na mga hindi pa naka-subscribe, sana mag-subscribe na kayo kasi marami pa tayong recurring TV pagdating ng araw at pagkabas ng lockdown. Sige po, kung hindi ko nag-ibang po dyan, isingin ko na